Purihin po ang mapagpalang Ama sa mga oras po na ito at tayo muli dinako ng Panginoon upang tayo muling magpatuloy sa pag-aaral. Sumain niyo po ang biyaya ng ating Panginoon at harinawa sa ating mga ginagawang pag-aaral. Ito po ay nakakatulong po sa atin, hindi lamang po sa pangunawa, hindi lamang sa dagdag kaalaman, kung hindi higit lalo, na tayo po ay napapasigla sa pamamagitan po ng Espiritu ng ating Panginoon na siyang pinagbubuhatan o pinanggagalingan ng ating pong kagalakan. Tulad ng sinasabi po sa ating patuloy na sa panahon po na ito ng pandemya, isa sa pinakamabisa na ating pagkukunan po ng tagumpay, pagkukunan ng kalakasan, pagkukunan po ng pag-asa. Wala pong iba po kundi tayo po ay maging positibo at maging masayahin. Ang pagiging masayahin ay malaki po ang naibubunga po upang maging matagumpay po tayo sa anumang pakikibaka po sa ating po mga buhay. Muli, sa inyo pong mga tahanan, ako po'y bumabati ng isang magandang gabi po sa inyo pong lahat at sa ating pag-aaral po para po sa gabi pong ito. Kung pupunahin po natin, napakabilis ng panahon. Magtatapos na po ang Hulyo. Ayan, ha. So, tatawid na po tayo sa buwan po ng Agosto at ganyan po talaga ang buhay na tunay na napakabilis ng lahat ng nangyayari. So, tayo pong lahat ay umasa na ang lahat ng bagay po na darating pa sa atin ay puro mga magagandang bagay pa po sa ating pong buhay. So, sa ating pong panimula, tayo po'y manalangin po muna sa ating Diyos na buhay. Alam ko po, excited kayo. Excited po ba kayo? At sumaatin po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Aming Ama, sa pagkakataong ito, kami po'y nagpapasalamat at kami idinako mo ngayong oras po na ito upang muling mag-aral ng iyong salita. Gawin mo muling kapanapanabik ang aming pag-aaral ng iyong salita at loobin po ninyo, mapagpalang Ama, na kami po ay mapuspos ng katalinuhan, mapuspos ng karunungan, mapuspos ng pagpapala, ng pananampalataya. Higit lalo, Panginoon, ang kagalakang buhat sa iyong Espiritu Santo ang maibigay mo po sa amin. Dinadalangin po namin patuloy mong linisin ang aming po mga puso. Alisin mo ang anumang alalahanin. Alisin mo, Lord, ang anumang kaguluhan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang bagay, Lord, na bumabagabag po sa amin. Kung hindi, ang pagtitiwala at ang pananampalataya sa iyo ang siyang mailagak mo po sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, dinadakila at gamitin mo po ako, Panginoon, bilang iyong tagapagturo na maibahagi ko, maipagkaloob ko ang buong kalooban po ninyo sa oras po na ito at kami mga tuto, buhat po sa iyong banal na salita. Maraming salamat, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, dinadakila, minsan pa, ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, buksan po natin po sa ating mga tahanan ang ating po mga Bible, no? In the book of 1 Kings, no? Maganda po ang ating papaksain sa gabi pong ito. At medyo marami lang tayong verses na babasahin dito po sa panimula na ito sapagkat nais ko po makuha po natin ang kabuuan ng istorya na siyang pagmumula ng ating pag-aaralan. The book of 1 Kings chapter 18 verse 25 up to verse 40. 1 Kings chapter 18 verse 25 up to verse 40. Ayan, in your screen, then Elijah said to the prophets of Baal, "There are many of you, so you go first. Choose a bowl and prepare it and pray to your God, but don't start the fire." So they took the bowl that was given to them and prepared it. They prayed to Baal from morning until noon, and they shouted, "Baal, answer us!" But there was no sound. No one answered. They danced around the altar they had built. Verse 27, at noon, Elijah began to make fun of them. Elijah began to make fun of them. And he said, "Pray louder. If Baal really is God, maybe he is thinking, or maybe he is busy or traveling. Maybe he is sleeping, so you will have to wake him." So the prophets prayed louder, and they cut themselves with the swords and spears until their blood flowed. This was the way they worshipped. The afternoon passed, and the prophets continued to act wildly.
And they continued until it was time for the evening sacrifice, but no voice was heard. Baal did not answer. No one paid attention. Then Elijah said to the people, "Now come to me." So they gathered around him. Elijah rebuilt the altar of the Lord because it was torn down. And he took 12 stones and he took one stone for each of the 12 tribes. These 12 tribes were named for the 12 sons of Jacob. And Jacob was the man of the Lord had called Israel. Verse 32. Elijah used these stones to rebuild the altar in honor of the Lord. Then he dug a small ditch around it, and it was big enough to hold about 13 quarts of seed. And Elijah put the wood on the altar, and he cut the bull into pieces and laid them on the wood. Then he said, "Fill 4 jars with water. Put the water on the meat on the wood." And then Elijah said, "Do it again." And they did it again. Then he said, "Do it a third time," and they did it the third time. So the water ran off of the altar and filled the ditch. And it was time for the evening sacrifice, so the prophet Elijah went near the altar. He prayed, "Lord, you are the God of Abraham, Isaac, and Israel. I ask you now to prove that you are the God of Israel. And prove that I am your servant. Show these people that you commanded me to do all these things. Lord, answer my prayer. Show these people that you, Lord, are God. Then the people will know that you are bringing them back to you." Verse 38, "Then fire from the Lord came down, and it burned the sacrifice, the wood, the stones, and the ground around the altar. It is also dried up the water in the ditch. When all the people saw this, they fell down to the ground. They cried, 'The Lord is God, the Lord is God.'" Verse 40, "Then Elijah said, 'Capture the prophets of Baal and don't let any of them run away.' So the people captured all the prophets. Then Elijah led them down to Kishon Valley. There he killed all the prophets." And in the book of Psalms chapter 32, verse 11, Psalms chapter 32, verse 11. "Good people, rejoice and be very happy in the Lord." Ayan, ganda ng salita ng ating Panginoon. "Good people, rejoice and be very happy in the Lord. All you who want to do right, rejoice." Yan ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. At muli, sumaatin po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. At isang magandang gabi po para po sa inyo pong lahat. At nawa ay sumaatin ng lubos ang kagalakan at ang pagpapala ng ating Panginoon sa inyo pong mga tahanan. Sumain niyo po ang kagalakan ng ating Diyos na buhay. So tayo po ay magsisimula sa pinaka-serye na naman, no? Another sequel para po dito po sa ating pong series na tinatalakay po na ito na Global Pandemic and Laughter. But we will have this sequel, of which I believe it will be more than 2 subjects na tatalakayin po natin. And we will be discussing the first subject tonight, which has the title, The Surprising Humor in the Bible, which is, this is the part 1 ng ating pag-aaral po, The Surprising Humor in the Bible. So when I say surprising, alam ko po, masusurprise po kayo. Kayo pong lahat na nanonood sa inyo pong mga tahanan at saan man po kayo naroroon, talking about the humor, the subject humor in the Bible, it is one of the most, I would say, na surprising subject na matatalakay natin at mapag-aaralan, sapagkat ito po ay hindi ganoon na nabibigyan ng kaliwanagan ng napakarami pong churches. In fact, parang minsan prophecy rin, hindi po na itatouch itong mga paksa po na ito at para po sa kanila. Ang bagay po na ganito ay masasabi po natin parang mabigat na matinding pinagbabawal. I mean, ayan, parang kinakailangan kapag pagdating sa pagtawa ay parang bawal, ayan, na hindi uubra, lalo na patungkol po sa mga spiritual na bagay. May mga churches po na ganyan na halos hindi mahulugan ng karayom. Hindi ka po pwedeng parang tumawa, hindi ka po pwedeng
humagalpak, lalo na po ay lubos na ipinagbabawal po yung mga ganyang gawain o ano mga ekspresyon pagdating po sa tahanan ng ating Diyos na buhay. Well, to some, yan po ang nangyayari, no? So anyway, we will begin our very first subject for tonight, and I pray, it is my fervent prayer to the Lord na tayo po ay makaunawa ayon po sa salita ng ating Diyos na buhay, na lagi po nating patnubay at gabay, wala pong iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon. So to begin this study po, of course, lagi po yan na ating pong ginagawa sa pasimula po natin dito, kapag ka po tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pasimula, eh nais ko po na muna nga makapagbigay ng kwento po na makapagbibigay ng aliw sa marami po, at harinawa, sumain niyo po ang kagalakan at ang pagtawa po na yan na galing sa ating Diyos na buhay. Now, I would like to share this story, which is tinatitle lang ko po ito lagi, A Dose of Laughter. Ayan. A Dose of Laughter. This story that I would like to share, and then pinili ko rin na mabigyan po siya ng title, which is maganda, titlean po natin itong A Dose of Laughter po natin na ito, na Where is God? Ayan, okay. So, Where is God? Ano kaya itong istorya po na ito ng Where is God po na ito? Okay, so the story is like this, no? Meron pong magulang na meron po silang dalawang anak. Yung isa po, yung panganay ay 10 years old, and then yung sumunod po, yung pinakabunso ay 8 years old. Now, itong dalawa po na ito na anak po ng mag-asawa, pareho po itong lalaki. Now, dahil po sa ito'y parehong lalaki, alam nyo naman ang lalaki, mga gala po yan, layas, mga ganyan, at napupunta yan sa kung saan-saan po sa mga paligid-ligid po. At dahil po itong dalawa po na ito na kanilang anak, doon sa kanilang community, nung mag-asawa po na ito, ay kapag nagkaroon ng tinatawag na kaguluhan, pagka nagkaroon ng trouble, ang nangyayari po ay hindi po pwedeng itong dalawang anak nila ay hindi masasabit po doon sa tinatawag na kaguluhan. Yun, mabigat po ron. Ibig sabihin, every time na may gulo, kasama, involved yung kanila pong anak. So, dahil po rito, nag-alala na po ito pong mga magulang nitong dalawang bata po na ito. Isipin po ninyo, every time na may gulo, every time na may kaguluhan, every time na may trouble sa lugar po nila, siguradong-sigurado, expected nitong mga magulang po na ito, involved yung kanila pong mga anak. So dahil po rito, nag-alala ng lubos, higit lalo itong nanay, no? At kinausap niya itong kanyang asawa, at sabi niyang ganon, "Darling, ako ikay lubos na alalang-alala sa ating dalawang anak na yan. Alam mo yan, at hindi ka ilasay yan, that every time na merong gulo dito sa ating lugar, hindi po pwedeng hindi masasabit yung anak natin na yan." Yan ang sinasabi po, no? So, oo, ako rin naman nag-aalala ng lubos dun sa ipinakikita ng dalawa nating anak na yan na lalaki. Ayan, makinig po tayo, may mga anak po, no, na mga lalaki na nai-involve sa kaguluhan po na ganyan. So, dahil po rito, ano ba ang pinakamabuti nating magawa para kahit papano maiayos natin? Hindi naman nakikinig sa atin yan. Okay, so, ang pinakamabuti, siguro masasabi ko, humanap tayo nung po pwede nilang paniwalaan. Humanap tayo nung po pwede nilang pakikinggan. Kasi kung hindi natin magagawa ito, baka bumigay ang pasensya ko sa ating mga anak na yan, at baka ko ano ang magawa ko. Darling, balitang-balita dito sa ating community na ito, yung isang pastor, na kung saan yung pastor dyan sa malapit dun sa dito lang, malapit lang dito sa atin, na ilang block lang ang pagitan, itong pastor na to ay kilalang kilala, at hindi lang siya kilalang kilala, kundi dahil sa church niya, sa mga members niya, kundi siya'y nakilala dahil sa napakahusay na disciplinarian nitong pastor na to, at lahat ng mga bata dun sa church nila, talagang nadisiplina nitong pastor na to. Ah, ganun ba, darling? Sabing ganun ng asawang lalaki. E di, ang pinakamaganda, e di pumunta tayo, umating tayo dun sa church nila na yun, at pagkatapos, kausapin natin si pastor, total pastor naman yan,
mabait naman yan at siguro naman ay matutulungan niya tayo sa problema natin. Huwag na tayong mahiya. Sabihin na natin kung ano problema natin sa dalawa nating anak na to. Okay. So ngayon, ang ginawa ng mag-asawa, umatin sila at pagkatapos nilang umatin sa church, nakipagkita sila kay pastor at pagkatapos nun, magandang araw po pastor. Oh, magandang araw din naman po. Mabuti po't napa-atin ho kayo. Opo. Ganong ganito, ganyan. So to cut the long story, pastor, meron po kaming sadya rin po. Bukod sa pagdalo po namin sa church po ninyo, meron po sana kaming ilalapit po sa inyo na pabor. Ay, ano naman yung pabor na yun na ilalapit nyo? Eh, kami po ay meron pong dalawang anak at hindi rin naman po lingid po sa inyo dito sa lugar po natin na to, sa community, na every time na itong aking, itong mga aming mga anak na to, every time na magkakaroon ng kaguluhan, every time na may trouble, lagi na lang silang nai-involve sa trouble. Ha, ganun ba? Mga ilang taon na ba yung mga anak nyo na yan? Ako, pastor, nakakahiya, pero napakabata pa ng mga anak namin. Yung panganay namin, 10 taon. Yung bunso namin, 8 taon. Okay, sige. Siguro, ang pinakamaganda ay kakausapin ko sila, katulad ng iyong sinabi. Naku, salamat po, pastor. Maraming salamat. Kakausapin mo sila. Salamat sa gagawin mong pagkausap sa kanila. Sabi pong gano'n nung mga magulang. Pero sabi ng pastor, pwede ba ang kakausapin ko na lang sila ng magkahiwalay? Hindi ko sila po pwedeng kausapin ng sabay. Kung po pwede, kausapin ko muna sila isa-isa. Ah, sige po pastor, wala pong problema. Okay, sige. At siguro ang pinakamaganda, kausapin ko muna, mag-umpisa tayo dun sa bunso, yung pinakamaliit ang kausapin natin. Okay, sige. Ang gawin nyo na lang ho, siguro i-schedule natin at papuntahin sila. O kaya, maaari nyo silang ihatid rito, lalo na yung bunso nyo, ihatid nyo dito sa church, sa opisina, at pagkatapos po ay makausap po natin yung anak nyo na yan. Okay, sige pastor, kailan po ba natin i-schedule? Eh, kayo po. So, in-schedule na po nila. So ito na po yung araw at tinakdang oras para magharap na po sila, in-schedule. Pagkatapos na ma-schedule po ito, ito na po ang nangyari. Okay, po, iniwan na no, sabi nung pastor, sige po, maaari nyo na pong iwan yan at kami na po bahala po na magbalik sa kanya. Okay, ngayon ito na po, yung bata na 8 taon, pumunta po dun sa opisina at sabi, lika, dito tayo sa opisina at mag-usap tayo. Okay, sabing ganon. Umupo ka. O sige, upo ka. Sabing ganun, binaupo ng pastor. At pagkatapos, umikot-ikot si pastor. Tinitigan yung bata. At sabing ganun, nasaan ang Diyos or where is God? So ngayon, sabing ganun, yung bata, hindi makasagot. Okay. So, pangalawa, tinanong uli niya, where is God? Nasaan ang Diyos? Tinatanong kita. Pwede mo ba akong sagutin sa tanong ko yan? Simpleng tanong, nasaan ang Diyos? So, hindi pa rin sumasagot. Nakatingin lang po itong bata na to na parang hindi niya alam kung ano gagawin niya, na parang natatakot, na hindi maunawaan. So, hanggang sa sinabi ng pastor at siguro nadala na rin po itong pastor na napasigaw na po ng todo ito pong pastor. At tinanong niya, tinuro niya itong bata na to. Sabi niya, where is God? Yan! Nasaan ka ang Diyos? Sobrang taas na ng boses nitong si pastor sa pagkakatanong niya, nasaan ang Diyos? Yun ang sabi pong ganun. So itong bata na to ay siyempre 8 taong gulang, hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. So ang ginawa nitong bata na to ay dali-dali na nakatingin siyang ganun, bigla siyang kumaripas ng takbo. Lumabas mo siya doon sa opisina, diretso, takbo siya ng takbo hanggang sa makauwi siya mag-isa. Kaya niyang makauwi dahil gala itong bata na to. Umuwi po na mag-isa itong bata. Pagdating sa bahay, pumasok siya doon sa kwarto at nakita ng mga, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Pumasok sa kwarto. Pagpasok sa kwarto, nagtago siya sa pinaka-closet po, pinaka-taguan ng damit. So, hanggang sa pagtatago niya, nakita siya nung panganay niya at ang sabing gano'n, ano ba nangyari? Di ba't galing ka sa church at kinausap ka nung pastor doon sa church na yon? Sabi, oo, sabing gano'n, kuya, grabe,
mabigat ang problema natin. We are now in big trouble at this time. Bakit? Matinding problema natin. Alam mo, nung kinausap ako ni Pastor, grabe ang nangyayari. Alam mo, Kuya, kung bakit? Sobrang laki na ng problema na. Anong problema ang sinasabi mo na yan? Anong problema yung binabanggit mo na yan na napagkalaki-laki eh? Basta, may mabigat na problema na nangyayari dito sa komunidad natin at kanilang sinasabi na ano, tinatanong ako, nasaan daw ang Diyos? Tingin ko, Kuya, ang nangyayari, nawawala ang Diyos at tayo ang napapagbintangan doon sa pagkakawala na yun ng Diyos. So, doon yung makikita na grabe po, yung bagay po na yun, hinanap niya na talagang makatakas siya dahil isip niya, pinagbibintangan po siya silang dalawang magkapatid dahil nga involved sila sa kaguluhan at sila ang may dahilan. Kaya po yung Diyos ay hinahanap sa kanila nung pastor, yun ang isip po nung bata po na ito. So kaya sa atin po lahat na narito, sumain niyo po ang kagalakan at ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Alam po ninyo, nais ko po magsimula sa tanong rin po na ito bago tayo lumalim po sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Diyos na buhay. Now, is laughing, having fun, and enjoying life a forbidden thing in Christendom? Ito po ba ipinagbabawal po no sa ating pong mga grupo ng mga mananampalataya sa daigdig po natin? To be sure, of course, alam po natin na tayo po'y tinawag ng Panginoon upang maging seryoso sa lahat ng bagay. Tayo rin naman ay kinakailangan maayos at seryosong susunod sa salita ng ating Diyos na buhay. Now, dahil po dito, ang question po na ito, of course, kailangan na tayo po'y maging committed araw-araw sa ating Panginoon. Pero the question is, does Jesus' call to self-denial and holiness mean that we cannot enjoy even the legitimate pleasure of life? Yun ba ang ibig sabihin po nun? Dahil ang ating Lord, tinatawag po tayo upang tayo po ay kinakailangan na maging maging committed tayo dito po sa bagay po na ito ng Kristyanismo, sa salita lalo ng ating Panginoon. Ibig po ba sabihin nun ay hindi na tayo uubra na makaranas ng tinatawag na mga legitimate, I am saying as a legitimate pleasures of life? Well, sa tingin ko, hindi naman po ganun ang nilalayo ng ating Diyos na buhay na tayo po'y ma-deprive ng lahat ng mga legitimate pleasures of life. In fact, the Bible uses the word laugh or laughter and other variation para po sa salita po na ito over 200 times. Imaginin po ninyo kung hindi po mahalaga, hindi importante ang pagtawa, ang pagiging masaya, more than 200 times. Take note, 200 times binanggit po dito po sa Biblia po na kinakailangan po yung tinatawag na pagtawa, pagiging masayahin, pagiging maligaya ay sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Now, let's take let's talk about this the complexities of laughter. Ayan, tignan po natin po ito. Because laughter is one of the most primal responses human beings are capable of experiencing. Meaning, na alam po ninyo na ang pagiging masaya o ang pagtawa, ito po ang isang bagay na maaari po nating maranasan bilang tayo po ay mga tao, and even philosophers and psychologists have generally desired to understand the problems, complications on emotional and physical levels. Bakit ko po sinabi? Ito'y nakikita po nila. Yung bagay po na yan, no? Yung mga tao na mga pantas, yung mga psychologists po na yan, mga philosophers po na yan, sila po ay nais po nila na maunawaan po ito pong mga bagay po na ito patungkol po sa katotohanan ng ating pong buhay, especially on the, sa ating pong physical na pagkabuhay. In fact, no, kahit po ang journalist po by the name of Norman Cousins na lagi ko nga na nababanggit po sa inyo, yan, no? Na kung saan ay kanya po nga binibigay po ng credit po yung healing power ng laughter when he was diagnosed of a fatal illness during his time. So, ang ginawa niya po, wala siyang ginawa kundi inaliw niya ng inaliw yung sarili niya sapagkat may 6 na buwan na lang siyang tanning or less than that, no? Pero siya po ay nakasurvive at tumagal pa po siya at naging matagumpay po siya doon sa karamdaman na kanya pong hinaharap. Now, ang sabi po niya, Jane Wallman, ito po ang kanyang pagkakasabi, laughter exercises the diaphragm and stomach
stomach muscles, in addition to massaging internal organs. Moreover, by stirring up the endocrine system, it triggers the releases or the release of hormones that boost metabolism. Sigmund Freud thought laughter originated from the smile of an infant falling asleep at the breast of the emotional expression of pleasurable satiety. Yeah. Yan po ang sabi pong ganun. Okay, so kaya yan, makikita po natin na tungkol po doon sa bagay po nene, napakahalaga po nung ating natawag na pagtawa, pagiging masayahin, dahil sa physical po, ang dami pong benepisyo po niyan at napag-aralan natin yan in our previous lesson. So for tonight, no, sa pasimula po na to, alamin po natin, ayon po dito po sa salita ng ating Diyos na buhay, paano po ginamit po ito pong tinatawag na laughter, ito pong tinatawag na we may call humor. Ayan, ating pinag-aaralan po. Ayon sa Biblia, meron po ba? But if we're going to dig deeper, makikita po natin na somehow ay meron pong katotohanan yung mga bagay po na yun at pamamaraan. So, tignan po natin, the Bible's unusual approach in the use of humor to convey a message. The Bible's unusual approach in the use of humor to convey a message. Okay. So, alam po ninyo, ang Biblia po, yan po'y marami pong kaparaanan para po tayo'y kausapin, pamamaraan para maiparating sa atin ang mensahe, at yan ay isa-isahin po natin. So, like for example, no, unang-una, ano-ano po yung pamamaraan po ng Biblia para, na ginagamit niya yung tinatawag na humor. May humor po eh, no, na ginagamit para maibigay po at maipaabot yung tinatawag na mensahe po. Like for example, number one, by the use of paradox. Okay. When you say paradox, it means irony or double meaning. Ayan, na sinasabi po na yan. So, ito'y ginamit ng ating Panginoon sa mga pariseyo. Madalas niyang gamitan po ito, mga pariseyo po na ito. Kapag ka ito po ay nando doon sa audience niya at kapag ka ito'y umi-epal-epal doon sa lugar po na yon, makikita niyo basta't nasilip ng Panginoon, oops, may epal doon. Pagka nakita ng Panginoon yung mga epal na yon na para sa kanyang crowd, walang iba kundi ito, mga pariseyo po na to, ginagamitan niya po ito ng humor in a way na paradox. No, bakit ko po sinabi? That Jesus used ironic punches to call out the hypocrisy of the Pharisees. Okay. So, yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. So, yung mga religious leaders po na ito, sila po'y very concerned lamang po sa detalye ng pagiging perfecto na mapansin, mapuna lamang ng ating Diyos na buhay. Parang ganun lamang po. Agaw atensyon, agaw ng eksena. Parang ganyan po. Ito po ang papel po ng mga pariseyo po na yan. So, ito'y ginawa ng ating Panginoon para bigyan niya po ng humor. Ito po ang mga pariseyo po na to. In a way of paradox. Tignan po ninyo. Ha? Basahin po natin at ito'y babasahin ko po sa Tagalog para mas lalo't higit nating maintindihan at maunawaan. Sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 23 verse 23 to 28. Ayan. Matthew chapter 23 verse 23 to 28. Ito po ang pagkakasabi po sa Tagalog. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ika po ng inyong pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at sa pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Ayun, sinasabi po. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Pero, wag naman ninyong kaligtaan ang mga mas mahalagang utos. Verse 24, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululon naman kayo ng kamelyo. O, tignan ninyo, sinasala ninyo. Ang ganda ng humor ng Lord rito, kayong mga pariseyo, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululon naman kayo ng mga kamelyo. Yan, biro po ninyo.
ang galing. Sumasala nga naman ng maliliit, pero pagkatapos, nilulunok naman kamelyo. Yan ang sabi po ng ating Panginoon. Okay, diretsuhin pa po natin. Basahin pa po natin. Verse 25, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis niyo ang labas ng tasa at ng pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Yun! Mga bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis ang labas nito. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyang-ganyang kayo. Dahil kung masdang kayo ng mga tao ay parang tama ang ginagawa. Ayan, ninyo, pero ang loob ninyo'y puno ng pagkukunwari at kasalanan. Yan ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. So malinaw, nakita ninyo, grabe po, gumamit ng humor ang Lord po rito. Grabe, kung supalpalin niya, ito po mga pariseyo po na to. Isipin po niyo, yung isang binitawa ng ating Panginoon, sinasala niyo maliliit na insekto, pero lumulunok kayo ng mga kamelyo. Ay, grabe yung humor po na binigay ng ating Panginoon doon sa bagay po na yun. Hindi basta-basta po yung ibinigay ng ating Panginoon doon. So, hindi naman hinihiya ng Lord na masasabi po natin na ganun, kundi ito'y katotohanan na ipinapahayag ng Panginoon dahil ng mga epal po itong mga pariseyo po na to. Walang ginawa kundi umeksena sa pangangaral, pagtuturo ng ating Panginoon. Imbis na sila ay matuto, imbis na sila ay magkaroon ng biyaya magmula sa salita ng ating Diyos, pero ano ginagawa? Iba po ang ginagawa. So kaya ito, sa pamamagitan po nung tinatawag na ganung klaseng paradox na humor, no? Paradoxical, we may say, na yung pamamaraan po na yon ng ating Panginoon para maibigay po sa kanila yung mensahe po na yon, yun ang ginawa ng ating Diyos na buhay para po sa kanila. So makikita rin natin yan kahit na po sa panahon po ni Propeta Jonah. Ayan, alam natin, kilala po natin si Propeta Jonah. Ito po yung propeta po na tumakbo, tumakas, na inuutusan ng Panginoon. So we know from the story na siya'y pinapupunta dito sa lugar ng Nineveh, pero sa kabila po, pumunta po siya sa Tarsus po. No? Hindi po doon ang ninanais ng Panginoon po sa kanya. Pag pinapupunta siya ng north, pumunta siya ng south. Pinapupunta siya ng east, pumunta siya ng west. Ganon, kasimple po. Ibig sabihin, taliwa sa kagustuhan ng ating Diyos na buhay. So ano nangyari po? Alam natin yung istorya po kung paano po siya nilunok nung sabi nga ano, meron ako na rin nga, nilunok ng sapsap. Yan, ito pong si Jonah. Ayan, no? So kaya mabigat po, isipin po niyo, malunok ka ng sapsap, grabe nga pangyayari po sa buhay mo po yan. So yun po, no, nilunok po siya ng balyena na malaking isda na sinasabi po ron. So we know that story wherein na ito po isang humorous story rin sa Bible po. So, yan po, unang-una po sa pamamaraan ng paradox. No? Pangalawa po, kung may paradox, meron po tinatawag na hyperbole. Ayan. Hyperbole. Ayan na tinatawag. When you say hyperbole, ito po kadalasan para mas maintindihan nyo po, para ma-convey yung message po sa pamamagitan ng hyperbole. Ibig sabihin po nito, exaggeration. Ayan. Yung pag-exaggerate, overstatement, or overemphasis, yan po yung tinatawag po na yan, ha? Hyperbole. So like for example, ginawa na naman ng Lord po yan sa kanyang pangangaral. No? Okay, ito po nga mote or yung spec na tinatawag versus beam, yung tinatawag na muta, no, na gamuta na nakabara sa mata, at pagkatapos ito pong log or beam or plank na tinatawag po na yan. So makikita natin yung overstatement dito ng Panginoon, yung comparison kasi na ginamit ng ating Panginoon dun sa tinatawag po na ano po, na mote, ito po'y halos talagang maliit na maliit lang po ito na puwing eh. Yan po ibig po sabihin na pumupuwing po sa ating po mga mata, pero ginamit niya po yung plank na talagang tumatakip. Let's read this in the book of Luke chapter 6 verse 41 and 42. Ito po ang pagkakasabi. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your eye? How can you say to your brother, "Brother, let me take the speck out of your eye," and when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first
Take the plank out of your eyes and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Simpleng-simple, kita ninyo itong aral na binibigay dito ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya, eh kung yung merong ika na pumupuwing sa mata, yung pumupuwing po, maliit lang po yan. Pero yung ginamit ng ating Panginoon, ikaw na nakakapunan ng puwing, ikaw na nakakapunan ng maliit sa kapwa mo, eh ikaw mismo, yung sinabi po rito na ginamit na illustration ng ating Panginoon is plank. It means parang troso po ito. Ganong katindi po. Ibig sabihin, may malaking nakabaling sa mata mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo, pero yung iba, nakikita mo. Yan ang nangyayari po. So sa pamamagitan po ng ganyan, eh ibinigay po ng Panginoon, naibigay niya yung mensahe niya in a humorous way. Yung ganong klaseng pamamaraan po na yan ng ating Panginoon. Ano pa po? Sinabi rin ng Lord, ito po, yung tinatawag na hyperbole, na message po na para ma-convey yung kanya pong mensahe po sa papanong paraan. Sinabi ng Lord na mas madali raw makapasok, di po ba, sa isang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok po sa kaharian ng Diyos. O ito, sinabi ng Lord yan, it is easier for a camel to go through the eye of the needle kesa daw sa mga mayayaman. Okay, bakit ko po sinabi? So dito makikita po natin in this instance po na ito ng pangangaral ng ating Panginoon, ng pagtuturo ng ating Panginoon, Jesus also used hyperbole to explain how difficult it is for people to trust him instead of their wealth po na yan. Okay. So, eto, tignan po natin. In the book of Matthew, chapter 19, verse 23 to 24. Ito po ang pagkakasabi po sa Mateo, no? Tagalog ko babasahin po. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Okay, makikita nyo yung example na yan ng Lord. Mas mainam pa daw yung kamelyo. Isipin po ninyo, yung kamelyo papasok daw po doon sa pinakabutas ng karayom. Isipin nyo, para makapasok. Eh, alam natin, ang pumapasok lamang po sa butas ng karayom, sinulid po eh. Iyan eh. Pero isipin po ninyo, sinabi ng Lord, mas mainam pa daw yung kamelyo makakapasok po doon sa butas ng karayom. That is an overstatement. That is an exaggeration statement coming from our Lord Himself. So, ginagamit niya ito to convey the message in a humorous way para maintindihan po ng mga tao yung kanya pong mensahe. At pangatlo po, eh, ano po yan? Pangatlo po. So, una po, yung tinatawag na paradox. Susunod po, hyperbole. At pangatlo po, ito po, yung pangatlo po natin. Ayan, okay. Mockery. Ayan. Mockery. So, yung pang-sarkasam or pang-panlalait na tinatawag. Like for example, in our text, the prophet Elijah sarcastically mocked the false prophet of Baal. Yan, ginawa po niya yan. Na makikita po natin from the story na binasa po natin earlier na kung papanong tinuya ni prophet Elijah, ito po mga bula ang propeta ni Baal na kanyang sinabi, bakit ika gano'n? No? So, ito po mga pagan worshipper po na ito, challenge po si Elijah. So, challenge accepted. Sabi ni Elijah, okay, sige, yan ang gusto nyo para mapatunayan kung yung Diyos nyo o Diyos ko. Sige, tignan natin. Tinanggap niya yung challenge po na yan. Sige, okay, tatanggapin ko. Yan ang gusto nyo. Sige, tatanggapin ko yung challenge nyo na yan. Okay, tinanggap yung challenge. Eto na ngayon, nagharap na po sila. So, to cut that long story na binasa po natin, eto po ang sinabi ni Elijah in verse 27. In the book of 1 Kings, chapter 18, verse 27. Ito po ang pagkakabanggit po. At noon, Elijah began to make fun of them. He said, "Pray louder! Ayan. Pray louder! If Baal really is a god, maybe he is thinking, or maybe he is busy traveling." Yo, baka nagta-travel daw ito pong si Baal nila, na Diyos nila. "Or maybe he is sleeping, or so you will have to wake
Him. O, gisingin yung ika yan. Baka yung Diyos yung ika natutulog. Baka yung Diyos yung ika nag-iisip. Baka yung Diyos yung ika, ayano, bumibiyahe, namamasyal. Pasyal-pasyal yung Diyos. Biro nyo, ginanon na nilait po ni Elijah. Ito pong Diyos po ng mga pagano po na ito, ng mga propeta po ni Baal. Ayan, the prophet Baal. So, makikita po natin that God performs miracle and God shows how powerful He is. No? Dun sa mga oras po na yun, sa harap ng mga bula ang propeta po nun, pinakita niya na hindi po si Baal, na isang Diyos-Diyosan lamang ang Diyos. So makikita po natin, ito ginagamit po para maibigay po. Kasi kung hindi gagamitin, hindi nga naman nila marirealize, di ba? Sabi nga naman ni ano, kung talagang Diyos, kung totoong Diyos na tunay na Diyos, yung si Baal, sige, tawagan nyo pa, baka nag-iisip siya, o baka may iniintindi siya, or baka busy siya, may ginagawa siya, o baka namamasyal, bumibiya. Biro nyo yung pagkakagamit na gano'n ni Elijah, yung gano'ng salita, or sige, baka natutulog. Biro nyo, meron tuloy Diyos na natutulog. Ayan, hindi po Diyos yan kapag kayan po ay natulog. Naintindihan po ba natin? Now, sasabihin na iba, kita nyo, tama. Pagka natulog, hindi Diyos. Eh, si Jesus natulog. Napag-aralan na natin ang nakaraan yan. 100% God, 100% human. Okay. So, ngayon, pagkatapos po niyan, ang tinatawag po na paradox, hyperbole, at pagkatapos, mockery po na yan, pang-apat po, eto po. Ayan, susunod. Absurdity. Ayan. Absurdity. Ayan. Ano po yung absurdity po na yan? Alam nyo, pagdating po rito, yung pagiging ridiculousness, I would say, no? Tignan po ninyo, yung parang medyo may halong kahibangan na po ito. Eh. Bakit ko po sinabi? Like for example, ito pong talking donkey during the time na in the Old Testament, no? Na kung saan, during the time of Moses po ito, na kung saan ito pong si Balaam, ay kanya pong kinausap po siya, ito pong kanya pong donkey, ng kanyang asno. Imagine po ninyo, di ba't napaka matinding pangyayari po ito? Nais po ng nito pong si Balaam na talagang sumpain ito pong bayang Israel. At kaya lang, hindi po pumayag ang ating Panginoon. Hindi po pwedeng sumpain ang bayang Israel. Tandaan nyo po yan. So, kaya anong sabi pong ganun? Ito po, ginagawa po ng angel ng Lord, humaharang dito po sa dadaanan po ng donkey. Kaya natatakot po hanggang sa dumating po na ito po ay pinahintulutan ng Diyos na makapagsalita. Tignan nyo po ito, donkey, pinagsalita. Never in the history po na nangyari po yan na magsalita po yung donkey. Except, during that time lang po yan, nung movie po, nito pong si Eddie Murphy na I don't remember na yung movie po na yun, na Shrek, Shrek, nabiro nyo yung donkey, nagsasalita, okay? Ganon ang nangyari po. Isipin po ninyo, donkey, nagsalita, okay? Parang si Shrek po. Okay, Numbers chapter 22, verse 28-30. Basahin po natin sa Tagalog. Ayan, para mas maintindihan natin. Pagkatapos, pinagsalita ng Panginoon ang asno. At sinabi niya kay Balaam, ano bang nagawa ko sa iyo para paluin mo ako ng 3 beses? O biro niyo, nagtanong yung donkey, bakit mo ko pinapalo ng 3 beses? Sumagot si Balaam sa asno, ginawa mo akong parang loko-loko. O biro niyo, ginawa daw siyang parang loko-loko. Kung may espada lang ako, papatayin kita ngayon din. Yun ang sabi pong gano. Wala siyang hawak na espada. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang asnong palagi mong sinasakyan? Umasal ba ako dati ng gaya nito? Sumagot si Balaam, hindi. O biro nyo, nakipag-usap po. Biro. Yan yung mga matitindi po nga pangyayari po na istorya po dito sa Biblia. So kaya yan, ibinibigay po para po ano, maipakita po yung tinatawag na katigasan ng ulo ng mga tao sa ating Panginoon Diyos. Minsan, para makuha lang ng Diyos yung attention po natin, gagawa siya ng mga ganyang bagay po na masasabi po natin na parang kabaliwan, parang isang, yun nga, kita nyo, ginagawa mo kong loko-loko, magmumukha ka talagang loko-loko sa harapan ng ating Panginoon kapag hindi po tayo nakinig sa ating Diyos na buhay. So, kagaya niya na nangyayari po, ginawa ng Diyos po yung bagay po na yun para po maibigay po yung mensahe po. Ano pa po? Eto pa po. Kung meron po tayong paradox, kung meron po tayong hyperbole po na yan, kung meron tayong mockery, and then kung meron tayong absurdity,
panglima po, meron po tayong pranks. Ayan. Pranks. Meron po ako narinig, napanood nga sa YouTube. Sabi po, prank, prank, pranks. Okay. So, kaya, meron po ganyan po sa Biblia. Okay. Akala po natin, wala pong ganyan. When you say pranks, ibig sabihin po niyan ay joke. Ayan. Or tricks, no? In a way, no? Ito, ginawa po ng Bible po yan. In fact, listen to this. Akala natin walang ganun, pero meron po pala sa Biblia. At ang Diyos po mismo ang siyang gumawa para maintindihan niyo yung istorya. Ginawa niya po yan sa isa pong pagan idol, no? Pagan idol na kung saan na ito by the name of Dagon, no? Dagon, mga Amerikano, they pronounce it that way. The pagan idol Dagon, at anong nangyari po? Ito po nga paganong Diyos, Diyosan po na ito na si Dagon. Ito po nung humarap po ito, nung nakuha po kasi ng mga pagano po na ito, ito pong tinatawag po na Ark of the Covenant, nilagay po nila sa templo po nila ng Diyos-Diyosan. So ang ginawa naman ng nakaharap po sa Ark of the Covenant. So ang ginawa po ng ating Panginoon, yung Diyos-Diyosan po nila na yon, kinabukasan, nakadapa po doon sa harapan. Sinubsob po talaga ng ating Panginoon. Ito po nga, itong Diyos-Diyosan po nila na si Dagon sa harapan ng Ark of the Covenant. So, ginawa nila, tinayo na naman nila. So, makita nila yun. Di po ba, biro nyo, nakita nila, nakahandusay po sa harap ng Ark of the Covenant. Ito po Diyos-Diyosan po nila. Eh, siguro, hindi lang masabi ng mga tao, ng mga panahon na yun, lalo na yung mga sumasamba po sa Diyos-Diyosan. Prank, prank, prank. Eh, hindi nila masabi na ganun eh. So, tinayo na naman po nila yan. Magkatapos nilang tayo yung kinabukasan, ang nangyari po, gano'n na naman. At sa susunod na pagkakataon, pinaghiwa-hiwalay pa ng ating Panginoon. Let's read this in the book of 1 Samuel chapter 5, verse 1 to 5. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible. After the Philistines had captured the Ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod, and they carried the Ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. And when the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the Ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. But the following morning when they rose, there was Dagon fallen on his face to the ground before the Ark of the Lord. His head and hands had been broken up and were lying on the threshold. Only his body remained. That is why to this day, neither priests of Dagon nor any others who enter the Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. So makikita po ninyo kung paano gumawa po nung tinatawag na prank ang ating Panginoon. Prank, prank, prank! Ginawa po niya yan sa Diyos-Diyosan po na si Dagon, na pinaharap niya yan, pinadapa niya yan sa harap ng Ark of the Covenant. Kaya lahat dadapa sa ating Panginoon eh. Hindi uubra. Kahit po yung mga Diyos-Diyosan po na yan, huwag po tayo magagalit. Medyo lilihis lang ako ng konti. Doon sa mga sumasamba po sa Diyos-Diyosan, hindi po yan nakalulugod sa ating Panginoon. Baka ang mangyari po, ma-prank, prank, prank po kayo niyan kapag kagayon. Marami na po akong alam ng mga istorya ng mga prank, prank, prank tungkol sa mga Diyos-Diyosan po na yan. At anyway, hindi naman po yan ang topic po natin, pero ipagpapaalala po ng ating Diyos na buhay na yan po ay hindi po Diyos. Kaya nga ang tawag po dyan, simpleng-simple po, ito po, wag po kayo magagalit ha, patawad po ng konti po para po maintindihan nyo lang po. Kaya nga kita nyo ang tawag po dyan, Diyos Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoo. Parang yung sinasabi pong baril-barilan. Pag sinabing baril-barilan, eh hindi po totoong babariling ka. Kaya nga baril-barilan eh. Pag sinabing halimbawa patay-patayan, ibig po sabihin po noon, pag sinabing patay-patayan, eh ibig sabihin, hindi po totoong patay. Yan. So, ganun din po yan. Kapag binanggit po yung Diyos-Diyosan, ay hindi po yung totoong Diyos. Ganun lamang po. Kasimple po yung bagay. At sana po naiintindihan niyo yan, mga kapatid, kaibigan po. Dahil yan ang katotohanan na inihahayag sa atin ng ating Diyos Ama. Okay, so going back with our subject, no? Let's talk about the Almighty God, the Eternal One, and the All-Powerful God has a great sense of humor. The Almighty God, the Eternal One, and the All-Powerful God has a great sense of
humor. Iyan ang katotohanan na dapat nating maintindihan at maunawaan. Biro nyo, sinasabi po ng, sa atin po na kahit po na yung Diyos na makapangyarihan po sa lahat, yung Diyos na walang hanggan Diyos, yung Diyos po na makapangyarihan po sa lahat, siya po mismo meron po siyang tinatawag na sense of humor eh. Now, let's talk about this. The intelligent and logical sense of humor of the Almighty God. The intelligent, take note ah, the intelligent and logical sense of humor of the God Almighty. Okay. So, now, intellect is part of the character of God. No? Parang tayo, we've been created in the image of God. So, kaya tayo, bahagi rin po natin yun. But, you know, we can abuse our intellect by making it a God. Kapag ka ito ginawang Diyos-Diyosan, kaya yung iba nga na mga tao na mayroong masapian lang ng konting dunong, ayan, yung masapian lang ng konting katalinuhan, yung masapian lang ng konting kaalaman, eh, nagiging Diyos-Diyosan na po nila yung kanilang mga kaalaman po na yun. Now, creativity is also part of God's character. So, kaya makikita nyo sa creation how creative our God is. Dito lang sa kalupaan, napaka-creative ng ating Panginoon. Kahit po dun sa tinatawag po na in the universe, no, the whole universe, makikita natin how creative the mind of our God is, no, dun sa bagay po na 'yon. So, dun sa bagay po na 'yon, dahil creative ang ating Panginoon, tayo rin, meron din tayong tinatawag na creativity. But sometimes, ginagamit naman ng mga tao yung creativity po nila to promote sin. Yan, to promote evil. Merong ganun na nangyayari po. You know, I want to remind all of you that our sense of humor, ito po, it also comes from God. Galing po yan. That is why tayo mga tao, may sense of humor tayo. Ang lahat ng tao meron po natural giftings, I would say, ng tinatawag na sense of humor. Yung sense of humor na yan, dahil ang Diyos tayo po inilalang sa wangis ng Panginoon, kaya tayo meron din the fact that we have this what we call sense of humor, ibig sabihin ang Diyos po meron pong sense of humor po na yan. Kasi kung wala pong sense of humor ang ating Panginoon, eh, saan natin nakuha yun? Bakit meron po ang tao na ganun? This is innate or inborn na masasabi po natin sa ating po mga tao. So kaya dahil po dyan, makikita po natin kahit ang ating Panginoon, sa kanyang mga nilalang, makikita nyo kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kagaya ng tinalakay natin nung nakaraan, kahit po sa creation ng Lord, sa mga hayop na nilalang niya, meron po na humor ang ating Panginoon dun sa bagay po na yon. So, bakit po? No? Kasi makikita po natin, dahil po ron, hindi gagawin yun ng Diyos na siya mismo hindi masayahin. Simpleng-simple po. Kaya ginawa ng Diyos yun, masaya siya. At naniniwala ko, during the time ng creation, na nilalalang ng Diyos ang lahat ng bagay, napakasaya ng ating Panginoon. Nakangiti ang Panginoon, ngumingiti ang ating Panginoon. Higit pa sa pangiti, naniniwala ko, tumatawa ang ating Panginoon at na-appreciate niya yung kanyang lahat ng nilalang. Bakit po? As I have mentioned last week, and I let me mention this, no? Again today, tonight, in our study po na ito, God is the creator of pure laughter and humor. Totoo po yan. God is the creator of pure laughter and humor. And because of this, na siya yung lumalang po niyan, eh kung siya po ang lumalang po niyan, bakit natin tatanggihan? Bakit natin ipagbabawal yung bagay na yan na nilalang ng Diyos at siya mismo meron? Eh bakit natin itatanggi po yung bagay po na yan? You know, even heaven itself, no? Heaven is not humorless, no? Totoo po yun. Heaven is full of joy, no? And laughing out loud. Bakit ko po sinabi, no? Kasi ang Panginoon tatawa, kasama po tayo. Kasi ang Panginoon ngingiti, kasama po tayo. Kasi ang Panginoon tatawa, kasama po ang lahat ng kanyang mga minamahal na mga anak. Bakit ko po sinabi? Tingnan ninyo, bakit binanggit ng Bible po ito pong pangako po na ito in the book of Revelation of which, no, ito po'y napakatinding promise ng Lord sa lahat ng mga lumuluha at nasasaktan, sa lahat na nahihirapan. Makinig kayo mga nahihirapan. Pakinggan nyo itong pangako po na ito ng Diyos na buhay. Hindi gusto ng Lord na habang buhay ka na nagngangunguy-ngoy, habang buhay ka na nasasaktan, habang buhay ka na ikaw ay nahihirapan, habang buhay na ikay niloloko. Ayaw ng Lord po niya.
yan. Ayaw ng Panginoon. Ang promise niya ng ating Panginoon in Revelation chapter 21 verse 4. This is what the Bible mentioned. He will wipe away every tear from their eyes. And there will be no more death. There will be no more death. Sadness, crying or pain. All the old ways are gone. So tignan po ninyo, napakagandang pangako ng ating Panginoon. God will wipe away every tears from our eyes. Yan ang sabi niya, papahiran niya yung tinatawag po na ano, luha sa ating po mga mata. Makinig kayo mga lumuluha sa mga oras na ito. Yan ang pangako ng Diyos po sa atin. Yan ang gustong ibigay sa atin ng Lord, na matanggal niya yung luha sa iyong mga mata. Yung luha ng paghihinagpis. Yung luha ng sakit po na yan na ibinunga ng anumang bagay na nasa sa iyo. Yan ang gustong tanggalin ng ating Panginoon. Kaya niya sinabi that He will wipe every tear from our eyes. At ano pa? Ang promise niya, there will be no more death. Bakit po? Number one cause of tears ay wala po ang iba kung hindi yung death. Marami ngayon lumuluha dahil maraming mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Marami ngayon lumuluha dahil namatayan ng mga kamag-anak, namatayan ng mahal na lang mga kaibigan. Kaya po lumuluha. And that is the number one cause. Kaya po maraming lumuluha. Hindi po pwedeng mamamatayan ka nang hindi ka luluha. Kaya kapag ikaw ay namatayan, tsak na tsak ay luluha ka. Pero ito ang pangako ng Lord po sa ating lahat. Binibigay niya po sa kanyang salita, katulad ng kanyang sinabi na papahira niya ang luha sa bawat mga mata po natin. And there will be no more death. There will be no sadness. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na malulungkot. Yan ang pangako ng ating Panginoon. There will be no more crying or pain. Isipin po nun, yan ang binibigay na pangako ng ating Diyos na buhay. At kung ganyan ang lugar ng langit, alam nga namang walang hindi tatawa kapag kaganon. Walang sadness, walang death, walang pag-iyak, walang tinatawag po na pain. Eh siyempre po, puro laughter po yun. Tawa na ng mangyayari. Kaya ang langit po ay lugar na napakasaya, sobrang saya. Ang mga nando doon po marurunong tumawa. Kaya kung tutuusin, practice lang po natin yung ginagawa po natin dito na pagtawa. Dahil po sa langit po, tatawa na tayo ng tatawa at magiging maligaya at masaya tayo sa piling ng ating Panginoon. And God is reminding us, no, na yung laughter po na yan, yung pagiging masayahin, yung pagtawa po natin na yan, yan po'y bahagi ng kanyang sense of humor. Yan, binigyan niya po tayo nung tinatawag na laughter, no, to unleash our joy. And para nang sa ganun, we may be able to relax, to feel yung tinatawag na calmness po na yan kapag nasa sa atin po yan. So, therefore, we can say and clearly say that the omnipotent God makes you laugh because He has a great sense of humor. The omnipotent God makes you laugh because He has a great sense of humor. Yan ang sinasabi po sa atin ng ating Diyos na buhay. Bakit ko po sinasabi po yung bagay po na ito? Biro nyo yung omnipotent God. When you say omnipotent God, an all-powerful God, siya po mismo ang nagbibigay ng kagalakan. Siya mismo gusto ka tumawa. Siya mismo gusto ng Lord maging masaya ka. Siya mismo gusto ng Panginoon na maranasan mo yung mga bagay po na yan. Bakit po? God is in control. God is in control and you have His permission to laugh. Merong kang permiso sa ating Panginoon. May pinahihintulutan ka ng ating Diyos na buhay na tumawa. Walang nagbabawal po sa ating tumawa. Wala po nagsasabi po dito sa Bible din. Kung iniisip na iba, kung meron na mga wala naman sinabi nga yung humor na yan. Of course, pero kung wala man eksakto na ganun, pero ulitin ko po, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang tinatawag na pagiging masaya, paghagalpak, pagtawa po natin. May permiso po tayong tumawa. May permiso po tayong sumaya at gusto ng Lord maging masaya ka. Lahat tayo gusto ng Lord maging masaya po tayo. Ayaw ng Lord na tayo po ay malulungkot. Gusto ng Lord tumawa ka. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya sa atin pong lahat na naririto, kinakailangan maintindihan natin yung mga bagay po na yan in a very different way, no, whatever means or ways na gusto ng Lord na para tayo po ay maging masaya sa atin po mga boy, makikita natin kung paano tayo pasayahin ng Panginoon eh. Bakit ko sinabi? Di po ba tayo napapatawa ng Panginoon sa pamamagitan po kapag
tinugon tayo ng Lord sa mga pinapanalangin natin. Sometimes hindi ka makapaniwala eh. Dahil sa hindi ka makapaniwala, the very first expression, you've been praying for something, you've been praying for someone or whatever na pinapag-pray mo sa Panginoon, and when the Lord heard your prayer, when the Lord answer your prayers, ang first expression mo, dahil hindi ka makapaniwala, sinagot ka ng Panginoon, ang first expression mo, ngumiti. Tumawa. At sometimes nga, di po ba, sa sobrang saya, meron pang effect ng luha, maluluha ka pa sa sobrang saya. That is the tears of joy na tinatawag po na yon. Ano pa, napapatawa rin po tayo kapag halimbawa, no? Nagkaroon ka nung tinatawag na anak, na baby, ayan, minsan, ang baby po, kapag ito sa umpisa, ay of course, syempre, maraming may mga tinatawag ng mga unwanted child. Pero alam mo, the moment yung unwanted child po na yun, lumabas po, nakapagbibigay ng kaligayahan po yan sa napakarami po. Ano pa po, tumatawa rin tayo, napapangiti tayo, napapatawa po tayo kapag meron pong trabaho po na dumating po sa atin or deal na hindi natin inaasahan, which is totally unexpected. Magugulat ka, kaya makinig kayo, meron dito, pangingitiin ka ng atin Panginoon. Meron dito, patatawanin ka ng Lord. Merong deal of a lifetime na ibibigay sa iyo ang Lord na mako-close mo yan, kapatid, kaibigan. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung sino yung tao po na ito, pero merong kinakausap dito ang Lord at pinasasabi sa iyo na talagang tatanggapin mo rin ito pong deal of a lifetime na yan, na isang blessing ng Lord na wala kang magagawa kundi tumawa at maging masaya sa harap ng ating Panginoon. And the Lord allows us to laugh even more kapag tayo po yung mga wildest dreams natin, of course, nangyari at natupad po yan, magiging masaya po tayo. Ang daming pamamaraan ng Diyos para pasayahin po tayo, para patawanin po tayo. And the very fact that we humans have a sense of humor indicates that God does have a sense of humor. Ganun kasimpleng-simple lang po yan. Makikita po natin yan doon sa mga existence po ng mga penguins, ayan, ng mga nilalang na yan ng ating Panginoon, yung mga hayop na nilalang ng Diyos na buhay. Yan, nandyan ang sense of humor ng ating Panginoon. Naintindihan po ba natin? So kaya sa ating pong lahat, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat wala siyang ninanais at ginugusto po sa atin upang tayo po ay ano, lagi pong mapasaya ng ating Diyos na buhay. So going back with our question, does God have a sense of humor? Meron po bang sense of humor? O kayo ngayon ang tatanungin ko, mga kapatid, kaibigan, na nanonood po sa atin sa mga oras na ito, does God have a sense of humor? Sa ating lahat, kayo ngayon ang makasasagot. Having said everything po na yan, no? God is deserving of our reverence, no? And fear, yung lahat-lahat ng yan, but He also has a sense of humor. Kailangan irespeto, igalang, pero ang ating Panginoon, may sense of humor po siya. Wala pong nagbabawal po sa Biblia po pagdating po, sinasabi ko po yung healthy, ha? No? God is not a God of all seriousness. God is not a God of all seriousness. Certainly, He is serious. Totoo po yun. Serious ang ating Panginoon. And there are certain subjects in the Bible, there are certain subjects in the Scriptures na kinakailangan na hindi po natin bibiruin. Like for example, talking about hell. Hell is not a mere joke. Yan po yan. So kaya sa ating pong lahat na narito, we should understand that God is a God of love. He is also the God of love. And when I say He is the God of love, ang ibig po sabihin nyo, He is the one who gave us the capacity to joke and laugh. Yun ang sinasabi po sa atin ng ating Diyos na buhay. So ngayon, going back sa ating pong gano, kung ako tatanungin nyo po, I would say yes, 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 yes. God does have a sense of humor. Now, an important reminder, no? An important to note, when using our humor. Ano po yung mga dapat nating tandaan kung gagamit naman po tayo ng humor, no? You know, in our own sense of using humor, it would be a great reminder to all of us, sa ating pong lahat na naririto, that we must exercise wisdom, ayan, and discretion. Kailangan po natin yan. When using our humor, it is very important. Kailangan may wisdom po tayo eh. Meron tayong discretion pagdating po dyan. Hindi po kasi po pwede naman na mayat maya, puro humor. You know, life is a balanced life.
no? Sometimes we laugh, no? You know, sometimes we cry. Ganyan kasimple po 'yan. Ang buhay po, ganyan kabalanse po ang buhay na ibinigay ng ating Panginoon. And because of this, no, God himself, he does not condone laughter at the expense of another or laughter over sinful things. Yung mga bagay na pagtatawanan po natin pa, yan, yung mga para makakasama, kagaya po niya ng sinasabi ko nga, na paulit-ulit, merong sumikat na komedyante po sa atin, sumikat po siya sa panlalait po, sa pananapak, eh, mahirap yung ganun. Mahirap yung sumikat ka sa panlalait, sa pananapak, eh, biro nyo, nag-show siya sa isang malaking, ano po rito, place dito po somewhere in Quezon City. Ang ginawa niya, nilait niya ng nilait, pinagtatapakan niya at pinagyuyurakan po. Mahirap po yung ganun, hindi po tama pagdating sa ganun. Nawawala po yung wisdom, yung discretion pagdating po sa atin. No? So, sa ating pong lahat na narito, ito po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Let me leave these verses for you tonight. No? Ito pong in the book of Philippians chapter 4 verse 18, ito pong sabi po ng Bible. Philippians chapter 4 verse 8, no? Philippians 4:8, ito po ang pagkakasabi. And finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about this things. Yan. Yan daw yung mga bagay na isipin natin. Tingnan po ninyo, ang linaw-linaw na sinasabi po dyan, whatever is true, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, ayan, matuwid, whatever is pure, yung daw pure, dalisay, whatever is lovely, kaibig-ibig, whatever is commendable, ayan, what if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about such thing. Yan daw yung mga bagay po na iisipin po natin. So, because of this, ito inihimok tayo in the book of Hebrews, chapter 3, verse 13. Sinasabi po ng Hebrew writer, encourage each other every day while you have the opportunity. Meaning, kinakailangan i-encourage natin ang bawat isa po sa lahat. Kung may pagkakataon tayo na magagawa na ma-encourage na araw-araw at kung may magagawa daw po tayong opportunity, para makapag-encourage, gawin po natin na yan. And the another thing is in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. No? So, encourage each other to build each other up, just as you are already doing. So, kaya yan mga kapatid, no, sa ating pong lahat, sa unang pagpaksa po natin na ito, ipinakita ko lang po muna sa inyo kung ano po yung pamamaraan, kung paano po na sinasabi po. Ano yung mga pamamaraan dito po sa Biblia, paano niya in a way na nagagamit yung humor to convey that important message of a great sense of humor na masasabi po natin na meron po dito po sa salita ng ating Panginoon. So dito po tayo nagtatapos sa unang pag-aaral po natin at sa susunod po linggo o sa susunod na next week or sa susunod na Webes ay atin po muling pag-aaralan po yung pinaka part 2 po natin na ito na tatalakayin po natin. I think that will be on August 6 if I'm not mistaken, no? Ayan. But this coming Sunday, tatalakayin po natin ito pong part 3 po ng ating pong the 75-day hiatus. No? So I'm inviting each and every one of you to continue with our study with this biblical timeline na napakahalaga po na maunawaan po natin. At ito ipapaksain po natin by this coming Sunday. Napakaganda po ng paksa po na yan. So dire-diretso po tayo na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. And then para po sa ating pagpapatuloy, yung pinaka-part 2 nga po nito by next week po. Tatalakayin natin August 6, yan. Tatalakayin po natin the surprising humor in the Bible, which is the part 2. Napakaganda rin po nito. Huwag kayong bibitaw mga kapatid. Tiyak na maiintindihan niyo po at pag-aaralan po natin sa mas malalim na pamamaraan itong ating pinapaksa po na ito. So muli, ako'y nagpapasalamat po sa inyo at nagsasabi po na magandang gabi po. Sumain niyo po ang kapayapaan, kagalakan at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Samahan po ninyo ako sa maigling pananalangin po na ito upang pasalamatan lamang natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Sa inyong tahanan, sumama po kayo, kayo po'y pumikit. At yumuko at tayo po'y manalangin sa presensya ng ating Diyos na buhay.
Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at kagandahang loob na ibinigay mo po sa amin, na kami po'y muling matuto, na kami po'y muling makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat sa mga katotohanan na amin pong natanggap at loobin po ninyo mapagpalang Ama na kami po ay maingatan po ninyo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon at kami po o Diyos ay mailayo po ninyo sa anumang bagay na makapagbibigay sa amin ng kalungkutan. Hayaan po ninyo ang kagalakan na nagbubuhat sa Espiritu Santo po ninyo ang siyang maipagkaloob ninyo sa lahat ng inyong mga anak. Abutin mo, Lord, ang pangangailangan ng bawat isa. Higit lalo, dinadalangin ko, ang sino man ang nanonood, Panginoon, kung sila man, Panginoon, meron man dito nanonood na infected ng coronavirus, I pray in the mighty name of Jesus and through the power of the blood of Jesus Christ that they may be healed right now. Through faith in the name of Jesus, in the name of Jesus, as kung sino man ang may pangangailangan pang iba, panalangin sa kanila pong buhay, panalangin sa pinansyal, merong pangangailangan, Lord, sa pananalapi, mag-provide ka, magkano man ang kanilang pangailangan, gumawa ka ng himala, Panginoon, sa bawat isa po sa kanila at tugunin sila sa kanilang pangangailangan. Sino man nangangailangan ng kapayapaan, pagkaloob mo rin ng kapayapaan sa kanila, Panginoon, iabot mo po ito sa kanilang puso, sa kanila pong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagpalain mo kami, muli mo kaming dalhin sa susunod, Panginoon, na pag-aaral pa po namin ng iyong salita. Muli, sumaamin ang pagpapala, sumaamin ang kagalakan na nagbubuhat sa Espiritu Santo po ninyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli at maraming salamat po at sumain niyo po muli ang pagpapala ng ating Panginoon. At bilang pagpapaalala ko po sa inyo, patuloy po akong namamanhikan sa inyo pong lahat na sa mga oras po na ito. Okay, ito pong aking paanyaya po muli sa inyo. Uulitin ko po uli sa lahat ng nanonood, no? Ito po ang aking ibibigay po na panghuling-huli. Sa inyong lahat, kayong hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Yeah. God bless po. Thank you so much.